Pahirapan ang pagkapula ng mga bumbero sa wing van na nagliyab sa Catbalogan, Samar. Patungong Cebu ang van, daladala ang ilang cosmetic products. Habang inaapo lang apoy, may narinig pang pagsabog. Batay sa investigasyon, umusok muna ang likuran bahagi ng van bago ito tuluyang nagliyab. Posibleng problema sa makina at kargang flammable items ang sanhi ng sunog. Tinati ang 100,000 piso ang halaga ng pinsala. Pasado hating gabi, naglalagablab na apoy ang bumulabog sa mga natutulog sa Barangay Biwa sa Tansa, Cavite. Kontrolado na ang apoy matapos sa mahigit isang oras at fire out na pasado alas 12:30 na madaling araw. Pero 5 bahay ang nasunog at 4 ang patay, kabilang ang isang babaeng senior citizen, isang lalaki at 2 batang edad 12 at 5. Sugatan ng isa pa nilang kaanak. Iniimbisigahan ang sanhi ng sunog. Mahigit 100 bahay naman ang nasunog sa Mandurriao, Iloilo City kaninang umaga. Bukod sa gawa sa light materials, ang karamihan sa mga bahay makipot ang daan. Ang hinihina lang sanhi ng sunog na iwang niluto o problema sa linya ng kuryente. Magbulong na kayo kung manaisin mo. Magbulong na pa kayo. Gastuhan ko. Mga classroom naman ang nasunog sa isang paaralan sa San Juan, Batangas. Ang pamunuan ng paaralan nagpasalamat sa mga tumulong maapula ang sunog. Wala namang nasaktan. Pero sa Dipolog City sa Zamboanga del Norte, patay sa sunog ang isang babaeng 17 taong gulang at kanyang 6 na araw pa lang nasanggol. Ayon sa BFP Dipolog, nahirapan silang mahanap ang nasusunog na bahay dahil malayo raw ito sa sentro ng barangay. Nangingis daw mano ang padre de pamilya na mangyari ang sunog. Napabaya ang lampara ang hinihinalang sanhi ng sunog. Sa Metro Manila, nagkasunog din sa Las Piñas kung saan mahigit 200 bahay ang natupo. Wala namang nasawi pero 3 ang nasaktan. Tapos sobrang init po talaga kasi ang bilis po talaga ng paglaki ng sunog po. Just imagine lang pang under normal condition po yung sunog. Nagdodoble siya every 30 seconds sa normal condition. Pero yung kanina po talaga, sobrang init po talaga kanina. Kaya ang bilis po ng pagkalat. Sa hinaharap, ayon sa BFP, sa sandaling matapos ang training sa mga tauhan, maglulunsad din daw sila ng hotline na pwedeng tawagan ng publiko kung gusto nilang ipacheck ang kanilang linya ng kuryente. Nababahala rin ng DILG at BFP sa mga insidente ng sunog sa kabundukan at kagubatan. Bukod sa El Nino, posible rin daw mitsa nito ang ilang mga nagka-camping at iniwang pinaglutuan. Problema raw ang kakulangan ng mas epektibong kagamitan upang makaresponde sa ganitong mga sunog gaya ng mga chopper ng militar na pwedeng sumalok ng tubig mula sa ilog. We've got 123 na LGUs na walang fire station at walang bumbero. Okay? Of course, sa guidance ng ating mahal na Pangulo, pipilitin namin within this year, no? Inano namin na lahat ito magkaroon ng fire station at fire trucks. At hindi lamang yun, sinabi ko rin kay General Purakan, it's about time na magkaroon na tayo ng helicopter na may bucket. Para sa GMA Integrated News, danating ko ang inyong saksi.